Ito naman yung kwento ni ate at ang huling parte na rin ng kwento ko. Isang gabi, ka-video call ni ate yung shota niya. Nasa labas siya ng bahay nun kasi data lang ang gamit niya at sa labas lang malakas ang signal para makapag-video call. Nasa kalagitnaan sila ng landian nung mapansin ni ate na nangungunot ang noon ng shota niya. Bago niya matanong kung bakit, narinig niyang may ngumunguya sa tabi niya. Paglingon niya, si tatay, kumakain ng karni. Luto naman pero nagulat siya kasi ilang pulgada lang ang layo ng mukha ni tatay at nakatitig pa sa kanya. Kaya napasigaw si ate sa gulat at nang makabawi, tinanong niya si tatay bakit naman ganun. Pero hindi siya sinagot, tinawanan lang siya. Yung tawa na nangiinsulto. Tapos, pumasok na ulit si tatay sa bahay. Siya naman, binalikan niyang kausapin yung shota niya. Yung shota niyang nanlalaki na ang mga mata. Ayon sa shota ni ate, nakita niya na si tatay. Pero hindi sa personal, kundi sa panaginip ng mga nagdaang gabi. Sa panaginip niya, may lalaking kumakain sa laman niya sa hita at kamukha kuno ni tatay yun. Pero syempre si ate hindi naniwala kahit pa ang creepy-creepy ni tatay kani-kanina lang. Kaya lang kinaumagahan nun, naabutan niya si tatay na umiiyak sa likuran ng bahay. Kaya tinanong niya kung bakit. Kinuwento naman sa kanya ni tatay na hindi siya nakakatulog ng maayos ng ilang gabi na. Kasi ang sama-sama lagi ng panaginip niya. Ang panaginip ni tatay, may kinakain siyang tao, pero hindi niya kita ang mukha. At dahil dun, pagkarni ang ulam, hindi siya kumakain. So ang sinabi ni ate, "We, kagabi nga lang nakain kang karni." Tapos naging defensive si tatay. Pero sabi naman sa akin ni ate, nakita niya na parang genuine yung pagtataka ni tatay. Parang hindi niya talaga maalala yung ginawa niya nung nakaraang gabi lang. Kaya tuloy pinilit ng pinilit ni ate si tatay na magpatingin sa doktor o kahit sa albularyo man lang. Tumanggi naman si tatay hanggang sa magkasagutan sila. Si tatay kasi para sa kanya pang nagpatingin ka sa psychologist, baliw ka na. Ewan ko ba bakit ganun ang mindset niya? At sa albularyo naman, hindi rin siya naniniwala. Matapos nun, nagkulong si tatay sa kwarto. Tanda ko yun kasi pag-uwi ko, sakalang nakapasok si nanay sa kwarto nila. Sakalang siya nakaligo. Isang katok ko lang naman nun sa pinto, binuksan na agad ni tatay. Kaso kasi umalis ako nung gabing yun. Kasi alak is life eh. Kaya yung susunod na kwento ni ate, nagpasyok talaga sa akin. Bandang alas 11, nakahiga na nun si ate. Inaantok na siya at papatulog na talaga. Pero parang may nagpilit sa kanyang imulat ang mga mata niya. Sabi ni ate sa akin, parang boses ni tatay yung naguutos sa kanya. So pagmulat niya ng mga mata, madilim na sa kwarto niya. Aabutin pa lang sana niya yung cellphone niya nung may lumitaw. Yan talaga yung sinabi niya. May lumitaw na tao sa gilid ng higaan niya. At nang may dumaang sasakyan, nailawan ang mukha. Si tatay na ang lawak ng ngiti. Hawak ni tatay ang isang unan na itatakip na sana niya sa mukha ni ate. Pero mabuti na lang, naagapan niya. Tapos, nagising siya sa sampal ni nanay. E di akala niya panaginip lang, di ba? Kaso, pagtingin niya sa higaan, andoon yung unan na hawak ni tatay, kani-kanina lang. Nung tinanong niya si nanay kung kanino yun, nagulat din si nanay, bakit daw napunta doon yung unan ni tatay? Kaya kwento na ni ate yung tungkol sa nangyari sa panaginip niya. Pero sabi ni nanay, sigurado siyang hindi bumangon si tatay mula pa kaninang
Mahiga ito. Dahil nasa sala si nanay. Gising na gising pa. Kasi nga, hinihintay akong makauwi. Lasing ako nang umuwi ako ng gabing yun. Kaya hindi ko na alam ang mga nangyari. Sabi sa akin ni ate, tumabi siya sa akin. At ilang beses umanong sumilip si tatay sa loob ng kwarto ko. At malawak pa rin ang ngiti. Sa burol ni tatay, ilang beses namin siyang nakita na parang buhay na buhay pa. Ako at yung kaibigan ko, nakita namin siya habang nakahiga kami sa loob ng kwarto ko. Habang tahimik akong umiiyak. Sinisiko ako ng kaibigan ko. Paglingon ko sa kanya, napamura ako. Kasi may nakasilip sa may bintana. Si tatay. O sabihin na lang nating kamukha niya lang. Hindi naman kasi pula ang mata ng tatay ko. Si nanay naman ang gabing yun. Nagising siyang kaharap niya si tatay sa higaan. Nakangisi at pula rin ang mga mata. Ganoon din ang naranasan ni ate. Napanaginipan ko rin si tatay. Nagpapaalam siya sa akin. At sabi niya, wag na wag akong tatalikod sa paniniwala ko. Kasi yun ang nagligtas sa amin nila nanay. Ano kasi, umaaten ako ng Bible school tuwing off ko sa trabaho nun. Yung type ko kasing baby girl, umaaten din doon. Hanggang sa nag-enjoy na ako sa mga tinuturo kaya regular na yung pag-attend ko. Nakikwento ko yung mga natututunan ko doon kila nanay at ate at naririnig yun ni tatay. Sabi naman ng pastor na pinagkwentuhan ko tungkol sa nangyari kay tatay, hindi niya raw makumpirma kung naposes nga ba talaga si tatay. Pero base sa mga kwento ko, maaari nga raw. Siguro rin daw, dahil sa mga katotohanang natutunan ko at bagong faith ko sa Diyos, kaya hindi kami nagalaw ng demonyo. Eto pa, umaga, bago bawian ng buhay si tatay, natanong niya ako tungkol sa salvation at kay Jesus Christ. Kaswal na tanong, pero dahil madaldal akong lalaki na siguro nahalata niyo naman na, shiner ko na lahat kay tatay. Pagkatapos nung pag-share ko, ang tanong sa akin ni tatay, gaano katagal ka dapat maniwala bago ka maligtas? Hinawakan ko nun yung kamay ni tatay at sabi ko, wala sa tagal yan, tay. Kahit buong buhay mo, naging masama kang tao. Kahit tanggapin mo si Jesus ngayon sa buhay at puso mo, tapos madeds ka na paglipas ng isang oras, may lugar ka sa langit, tay. Ayun lang. Para sa akin, naniwala na sa Diyos si tatay sa mga oras na yon. Kaya siguro kinatay na siya ng demonyo kasi wala na eh. Siguro hindi na siya makapasok kay tatay. Kaya rin ganito ako magkwento, yung chill-chill lang. Kasi naniniwala ako sa huling araw ng tatay ko sa mundong ito. Tinanggap niya na si Kristo sa kanyang puso.